So, tapos na po yung ating homemade ensalada. So, ayan na po siya, guys. Yun. Tapos mahulog pa, no? Ayan, di ba? So, iba talaga pag mga homemade kasi hindi mo talaga siya titipirin ng ingredients. Tulad. Hello everybody! This is me again, Bing, and welcome back to my channel, Japiturk. Ayun, hindi po tayo ngayon magluluto, pero gagawa lang tayo ngayon ng something pambaon to ng mga bata normally na nilalagay ko. Kasi dito po sa Japan, pagka nag-ubento, tawag nila sa ubento, pag yung baon ng mga bata, kailangan complete set siya. Meron siyang salad, may side dish, main dish, may fruits, tapos pwede nang walang soup. Kasi normally, pagka pork yung food sa school, nagbabaon talaga yung mga bata kasi hindi sila nakain ng pork. So, chine-check yun ng teacher nila kung kompleto yung kanilang pagkain. Kaya, talagang kailangan mag-ready. So, ako, ayaw nila yung mga side dish sa grocery kasi minsan sobrang tamis. Yung lasang Japanese kasi is medyo matamis. So, ang ginagawa ko, gumagawa na lang ako sa bahay, yun, kinakain nila yun. Minsan, hindi nila kinakain pag hindi nakikita ng teacher. Yun, papakita ko po sa inyo kung paano ako gagawa. Ano lang to, mga insalada ba tawag dyan? So, meron po tayo ditong, eto, mixture na to ng yung suka. Hindi po pala ako naglalagay ng water, kasi yun pala, pagka ginaluan mo pala siya ng water, kung mapapansin nyo yun sa mga insalada, yung may mga bula-bula, yung parang nagbumolds, kasi pala, hinahaluan pala yun ng water. So, ako hindi na ako naghahalo. Ang ginagawa ko po, meron ako dito yung parang pure ano talaga siya, vinegar, tapos 50% nito, 50%. So, kung 1 cup nito, 1 cup din ng sweetened vinegar, yung ginagamit sa pang sushi, kasi matamis na to eh, pero pag pinaghalo mo sila, talaga nag-aagaw pa rin yung asim. So, hindi rin ako gumagamit ng sugar, instead, gumagamit ako minsan ng honey, or ngayon po, itatry ko, actually nasubukan ko na to, yung apple, yung ibiblend ko siya, yung apple, biblender lang natin siya, tapos yung juice nito, ito yung hahalo natin. Tapos, yung pinaka-veggies natin is ito lang, carrot lang, tapos isa, cucumber, tapos meron tayo ditong dalawang klase ng bell peppers, yellow at saka red. So, isa-slice lang po natin at saka magbi-blend lang tayo. Tapos, naglalagay rin ako ng garlic. So, konti lang. Tapos, hindi na po ako maglalagay ng ibang spices. Pang kami, pang adult, mas masarap, mas maraming spices pa sana. Kaya lang, dahil nga, ginagawa ko to dahil sa mga side dish ng baon ng mga bata. So, hindi na po natin nahahaluan. So, basta mag-agaw lang yung tamis at saka asin. So, sa pag-blend po nitong apple, sa slice ko lang siya, slice lang natin ng hindi. Tapos, yung suka na rin yung ilalagay natin. Kasi hindi ito iikot pag wala siyang liquid. So, yan. Po siya. Na-blender na natin yung ano. Yung apple. So, yung juice, sasalain lang natin yung juice neto. Yun yung ilalagay natin doon. Ang bango ng apple. So, ayan na po yung itsura niya. Ang sarap-sarap na niya. Ayan. Tekman natin. So, ngayon naman po, magsislice na tayo ng ating veggies. Ayan. Itong carrots, medyo manipis yung pag-slice ko nito kasi medyo matigas to eh. Tapos, gagamit tayo ng 4 cucumbers. Masa-slice lang rin natin.
mga madali lang tong gawin to. Para lang pang pamilya. Kasi, minsan sa grocery, ang mahal neto ah, pag bumili ka. Kasi malimit kami bumibili nito nun eh, nung pagka tinatamad akong maggawa nito. Kasi asawa ko, Diyos ko, napakahilig nito. Hindi yung kakain pagka walang ganito. So, at saka pag kumain yun, yung isang bote, isang kainan lang. Noong nakaraan, bumili ako ng asparagus ba yun, yung white. Diyos ko, hindi ko nakain, hindi siya masarap. Tinapon ko, ang mahal-mahal pa naman, parang 700 yen. Hindi ko talaga makain, sobrang lambot. Tapos, wala man lang kaasim-asim. Parang feeling ko tubig lang yung nilagay. Yun. Sabi ko, ano ba to? Parang nagsayang yata ako ng pera. Kaya, para sigurado, mas okay talaga yung mga homemade. Yan. Kaya ako, mahilig ako. Halos lahat ng kinakain namin, homemade talaga. Maliban na lang kung lumalabas kami, syempre. Yun. Pero malimit talaga. So, diba? Ayan na siya. Oh, diba? Ang healthy, diba? Tapos, isa-slice ulit natin to. Dito na tayo. Pag gumawa ako, guys, ng ito lang kalaki, ganito lang kalaki, kagawa tayo siguro dito ng mga tatlo-apat neto. Pag asawa ko kumain, itong isang to, isang kainan lang niya yun. Kaya, para ako ano, para every 2 weeks, at least ano every month, gumagawa talaga ako neto. Sa slice po muna natin. So, eto na po yung ating mixed veggies. Diba? Imagine nyo kung gaano ka-healthy ito. Kaya, mas maganda talagang gumagawa tayo nito. Kasi, napakasimple lang naman nito. Ayan, meron tayong cucumber, carrot, tapos bell peppers, diba? Oh. So, i-fill na natin siya sa bottles. Tapos, by the way po nga pala, mag-a-add tayo ng konting honey na lang dito kasi medyo kulang yung na-blender ko na apple para sa pang-sweet niya sana. So, dadagdagan ko na lang siya ng konting honey. So, dahil nga hindi tayo magdadagdag ng water, so honey na lang po. Spoon lang. Yan. Tapos, dagdag ako ng ng garlic. Kasi mga at least 3-4 yung gagawin kong bottle. Matamis-tamis na siya. So, yun. Tapos po, sa turkey po pala, pag gumagawa kami ng ensaladang mga ganito, nilalagyan po namin ng grapes talaga. Naglalagay ako ng grapes minsan, pero dahil wala tayong grapes ngayon, lalagyan ko siya ng cherries. Pwede din naman cherries eh, kasi nakikita ko sa sister-in-law ko, kahit anong fruits nilalagay niya. At masarap siya. Masarap yung pagka-blend niya. So, lalagay po tayo ng cherries. So, meron ako dito actually yung cherry. Buti na lang rin para magamit to. Kasi ayaw to ng mga bata. Hindi ko alam kung bakit. Ang tamis-tamis naman nito. Kakaluan natin siya. So, diba? Yung ating suka, nilagyan natin ng apple na blended. Apple juice, bale. Pang diet din to, diba? Kasi yung apple cider, pang diet yun, diba? So, ginayagaya ko lang yun. Tapos, itong ating veggies at saka fruit na cherries. Yun. So, refill na natin dito. Hugas tayo ng kamay. Kasi kakamayin na lang natin siya. So, uunahin ko po yung carrots kasi matigas siya eh. So, unahin ko siya. So, ganyan pa ako gumawa. Tapos, lalagyan ko siya ng 2 garlic para maglasa siya sa ibaba. Tapos, lalagyan ko siya. Isusunod ko itong sunod natin to. Or yung yellow. Konti lang. Tapos sunod natin yung red.
Diba? Tapos, yung green. Diin lang natin siya. Tapos, ibababaw ko na lang yung, ano, yung cherry. Para mauna siya makain. So, yan na po siya, o, diba? Tapos, lagyan na natin itong, ito. Para lang sumikip. Lagay ko muna naman ito. Kailangan po mag-level yung mag-level siya para yung lasa niya pare-parehas. Yan. So, yun. Tagyan pa natin ito. Para humigpit siya, kailangan nyo po siya i-push. So, ayan na po siya. Diba? Pretty na siya. There. So, mga ano, after mga 2 days, pwede na siyang kainin. Kasi, yung cucumber naman, malambot lang yan eh. At saka yung bell peppers. Kaya ako nilalagay yung carrot sa ilalim. Kasi, ito yung medyo matigas. So, mas mababad pa siya doon. Yan. So, pwede niyo po siyang baliktarin minsan. Ganyan. So, tapos na po yung ating homemade ensalada. So, ayan na po siya, guys. Yun. Tapos mahulog pa, no? Ayan, diba? So, iba talaga pag mga homemade kasi hindi mo talaga siya titipirin ng ingredients. Tulad yan. Hindi ako gumamit ng water. So, nakakasarap po talaga yung ano, yung fresh fresh apple na i-blend mo siya, yung juice niya, yung fresh mismo. So, yun yung talagang mag-mix dun sa may panlasa niya eh, matamis-tamis. So, instead of sugar, hindi ako naglagay ng sugar. So, pero kinulang kanina nung yung apple ko, yung apple juice niya. So, ang ginawa ko, nilagyan ko siya ng yung honey. So, ayan na po siya. Yan. So, yan, meron na kami pang side dish, pwede sa school, mga baon ng mga bata. At saka, asawa ko pag kumain kasi nito, isang kainan, ito, isang eto, isang kainan lang dyan. Pero ngayon kasi wala siya, so baka tumagal to. So, ayun lang guys, thank you for watching and for following me. Please, don't forget to subscribe to my channel, Japiter, if you haven't subscribed yet. Thank you, and I'll see you again for my next video. Bye!